want to modernize like the Philippines, Thailand is interested in acquiring the L-39NG training aircraft. Czech Prime Minister Andrej Babis announced on November 10 that the Thai Ministry of Defense, MUD, had expressed interest in acquiring a number of undisclosed Aero Vodochody L-39NG jet fighter planes. "The Thai people are interested in our aircraft, the latest generation aircraft. Something that is considered high-tech military technology," Babis told reporters on November 10 after a meeting in Brussels earlier this month with Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Babis is scheduled to visit Thailand in January when he intends to hold further talks with his Thai partners regarding the potential sale of the L-39NG. Which was officially inaugurated in mid-October, and the ongoing trade deficit between the Czech Republic and Thailand, which is the last advantage. According to Jane World Air Force, the Royal Thai Air Force, RTAF, currently operates 24 L-39ZA Albatros aircraft, some of which were replaced by 12 Korea Aerospace Industries, KAI, T-50TH Pioneers of Golden Eagle, lift, combat guides, ordered in 2015, first launched at the 2014 Farnborough International Air Show. The L-39NG L-39 Albatros version features a stronger Williams International FJ-44 4M engine, wet wings, a modern cockpit, and a fuselage lighter than its predecessor, as Jane reported. Source, Jane's News. Nais na gawing makabago tulad ng Pilipinas, ang Thailand ay interesado sa pagkuha ng L-39NG na sasakyang panghimpapawid. Ang punong ministro ng Czech na si Andrej Babis ay nag-anunsyo noong 10 Nobyembre na ang Ministry ng Tanggulan ng Thailand, DepEd, ay nagpahayag ng interes sa pagkuha ng isang bilang ng mga undisclosed Aero Vodochody L-39NG jet fighter plane. "Ang mga taong Thai-tao ay interesado sa aming mga sasakyang panghimpapawid, ang pinakabagong henerasyon ng sasakyang panghimpapawid. Isang bagay na itinuturing na teknolohikal na teknolohiyang militar," sinabi ni Babis sa mga reporters noong 10 Nobyembre matapos ang isang pulong sa Brussels ng mas maaga ngayong buwan sa Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Ang Babis ay naka-schedule na bisitahin ang Thailand noong Enero kapag siya ay nagnanais na humawak ng karagdagang mga pag-uusap sa kanyang mga kasosyo sa Thai patungkol sa potensyal na pagbebenta ng L-39NG. Na opisyal na pinasinayaan sa kalagitnaan ng Oktubre, at ang patuloy na deficit sa kalakalan sa pagitan ng Czech Republic at Thailand, na kung saan ay ang huling kalamangan. Ayon sa Jane World Air Force, ang kasalukuyang Royal Thai Air Force, RTAF, ay nagpapatakbo ng 24 L-39ZA Albatros aircraft, na ang ilan ay pinalitan ng 12 Korea Aerospace Industries, KAI, T-50TH Pioneers ng Golden Eagle, lift, order sa 2015, una inilunsad sa 2014 Farnborough International Air Show. Ang L-39NG L-39 Albatros na bersyon ay nagtatampok ng mas malakas na Williams International FJ-44 4M engine, base na pakpak, modernong sabungan.
at isang fuselage na mas magaan kaysa sa hinalinhan nito, ayon sa iniulat ni Jane Pinagmulan, Jane's Balita. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.